ang ating liturgical Bible study for this coming Sunday. Very unique sa history po ng buong mundo. Bago po tayo magsimula, siguro, it's interesting to know na thank you to Vatican II, the Council, pinayagan na bawat bayan maglagay ng kanilang history sa kanilang mga selebrasyon ng pananampalataya. Sa atin po, ang very specific sa ating history ay tayo lang ang kaisa-isang bayan na binigyan ng Santo Niño, ng statwa ng Santo Niño. So, meron tayong Santo Niño Sunday. Before pre-Vatican, hindi ito po masyadong sineselebrate nationally. But because of the liturgy of the Vatican became more vernacular, spoken language of the place. So pwede ito maging Tagalog, Boholano, Bicolano, when it is being celebrated. So therefore, we could say na naglagay, nagtrabaho ang mga ating mga dalubhasa sa liturgy at ano nga ba ang gustong mensahe ng Diyos nung binigay sa atin ang imahen ng Santo Niño ng kanyang anak na galing pa sa Espanya, dala pa ni Magellan at tinanggap ni Juana, ang asawa ni King Humabon, na nung siya'y nabinyagan, tinawag siyang Carlos. Ito po ay nangyari noong 14th of April, 1521. So it's been 523 years now, this coming April. At nagkataon po, nung taon ng 1521, ang Easter Sunday was March 31. And this year, ang Easter po ay March 31. And sana, there would be a better celebration of our experience of baptism on the 14th of April, which is a Sunday of 2024, similar to that Sunday in 1521. Si Juana bininyagan a day after sa kanyang asawa na hari. So kung bininyagan si Humabon ng Sabado, only the next day bininyagan ang kanyang reyna. Kasi siyempre, it was a very patriarchal society. No? Mga hari ang namumuno, walang reyna, mukha ni Queen Elizabeth before sa UK. So, nung bininyagan si Hara Amihan, hindi po si Aramina, si Hara Amihan, binigyan siya ng tatlong statwa, tatlong imahen. Ang isa, yung crucifijo, a crucifix. Another is a Blessed Mother statue. And the other is the Santo Niño. Kinuha niya ang Santo Niño. At sinira niya ang kanyang mga anito. Nung sabi nila, ito ngayon, anong ginawa niya? Sinayaw niya ang Santo Niño. Ngayon, siyempre, I don't know anymore how it developed, pero ang sayaw ng Santo Niño ngayon, una sa lahat, marami, no? At ang babae lang ang pwede magkarga ng Santo Niño. Ang mga lalaki po pwede magtambol, pwede maghalabira, pero babae lang ang pwedeng merong Santo Niño statue. And normally, yung parang isang grupo, no, parang we call it tribe, na sasayaw ng sinulog sa Cebu, meron siyang parang lead lady. Ang kanilang steps po ng pagsayaw ay 3 steps forward and then 1 step back. So it's quite a long procession kasi
hindi tuloy-tuloy ang lakad. Kasi 3 steps up, tapos babalik ng 1. Alam niyo bakit? I was teaching a theological class in Mother of Life Institute of Catechetics, and I realized from the Cebuanas, sabi nila na yung 3 steps forward, 1 step back ay yung alon. 1, 2, 3, babalik. 1, 2, 3, babalik. So galing sa dagat ang imahe ng Santo Niño, at ginagaya ng kanilang paglakad ang pagdating na Santo Niño from the ocean. 3 steps forward, 1 step back. Tapos, ito lang recently nalaman ko na ang tawag pala sa Santo Niño ng Cebu, El Capitan General. So sa voyage ni Magellan, ang Santo Niño pala ang mas mataas kesa kay Magellan. And therefore, yung kaya palang original na damit ay damit ng isang admiral. So, ganito po nangyayari pala hanggang ngayon sa Navy ng Philippines, pag piyesta ng Santo Niño, pag tinaas ang bandera ng Santo Niño, bababa ang bandera ng admiral. Yung kanya, di ba, meron silang ensign sa Navy. So, ina-accept ng admiral na si Santo Niño ang El Capitan General. I mean, these are very, how would you call it, trivia ba? Pero nakita natin yung paggalang, pagrespeto, yung kanilang pananaw na tungkol sa Santo Niño na parang tinatrato natin parang tao din. No? Ngayon, ito po huli. Ang Santo Niño po ay binibihisan. Meron siyang palaging bagong damit bawat piyestang dumarating. So para bihisan ang Niño, alas 4 ng umaga, parang natanggalan siya ng damit sa isang sacristy na ang kardinal, ang arsobispo ng Cebu, ang magmimisa bago tanggalin ang damit, bago palitan. Parang binibihisan mo yung bata, at ang laki ng paggalang sa pagbihis ng statwa. Magmimisa muna. Ganun din, siyempre, pagkatapos ng kapistahan, 1 week na piyesta, ibabalik na ang usual na damit ng Santo Niño, magmimisa muna early in the morning at 4 o'clock. So it's a very special privilege of the Agustinians of Cebu to allow anyone, pero siguro yata sila-sila lang. Para kasi sabihin na, although akala, I mean, ang tingin talaga naman natin ay kahoy yan or whatever, statwa yan, pero ang trato bilang symbol, trato na rin natin. Parang buhay na tao. So tingnan natin saan pupunta ang daloy ng ating ng ating Bible study sa gabing ito. In ating Bible study. Yeah. Okay. So therefore, because we are year A, year B, year C, so nasa year B tayo, we're following the Gospel of Mark. So dito rin, merong year B. And therefore, Mark's Gospel. Ang ating Gospel this Sunday
Although ang first reading at ang second reading, I think, I'm not too sure, palaging pareho every time. So, ang nakalagay po dyan, Santo Niño, Mark chapter 10, verses 13 to 16. Okay? Tapos nun, pupunta tayo sa lumantipan, Isaiah chapter 9, 1 to 6. Pero dahil solemnity, hindi natin pwedeng gamitin lang ang two readings. So may konting kahabaan, we will also deal with the second reading, Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang 6, then lalaktaw 15 to 18. Solemnities, ibig sabihin, Christmas Day, Solemnity of the Mother of God, parang New Year. If we are going to study them, this year naman, hindi naman sila linggo eh. So pag linggo lang, tayo nagkakaroon ng parang study of the liturgy of the Sunday. So this year, hindi natin pinag-aralan ang Christmas and the Sunday, the solemnity of New Year. Let's have the reading. Pabasa po natin. Ann, pwede ba? From the Mark chapter 10, verses 13 to 16. People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Thank you, Paul. Thank you, Anne. It's a very short gospel, and you realize na Santo Niño ang gospel about a child. Tama po ba? Okay. So let's just give time nang sa paghimay maintindihan natin itong very few verses, 13, 14, 15, 16, it's four verses lang. Pero pwede natin sabihin na merong sabihin nating presenting situation. Ano yun? Sa verse 13. And then, merong response si Jesucristo sa attitude ng mga apostoles. Tapos, meron siyang pangaral. And finally, kaya four verses. After the pangaral, sinabi niya na dalhin ang mga bata and he blessed them. Okay. Sige po, verse 13. Ano ang ginawa ng mga tao sa kanilang mga anak? At ano naman ang reaction ng mga disipulo ni Kristo? People? So, ang mga disciples ang nagalit, parang ang tawag dyan sa politiko, cordon sanitaire. Okay? So, hindi mo siya malalapitan. So, now we're in verse 14. Ano ginawa ni Jesus na nakita niya ang attitude ng mga apostoles? Ayon, di ba? It was an occasion to tell them, bakit dapat hindi na hadlangan? Because the kingdom of God belongs to such as these. Ito ngayon ang statement niya on verse 15. Ano sinabi niya about the kingdom and the attitude
to accept the kingdom. Ayon. Yun ang mother statement. So ito yung pangaral. This is the teaching. And then, action. Salita, meron siyang ginawa. Ano ginawa ni Jesus tuloy sa mga bata? Thank you. So now you will understand na I think more and more starting with Pope Paul VI kasi sila yung mga traveling pope. Eh. Nagsimula ang mga pope na nag-travel. Very rare ang travel ni John the 23rd by train lang. Wala siyang travel by air. Ang first globetrotter si Paul VI. Umabot nga sa Pilipinas eh 1970. At may ordination sa Luneta, if you remember. November. Isa sa aming pare na ordained sa Luneta. 1970 November. Do you remember? Matatanda na kami. Merong bagyo. Dading ba? Or whatever. 3 days before the Pope came. So lahat ng pin-repair na palamuti, na welcome signs kay Pope Paul, nawala. At dito yung merong gustong sumaksak sa kanya. Di ba? Sabi nila, Paraguayano or from South America. At napari daw ni Imelda Marcos. Actually, it was the Korean cardinal who was able to do the taekwondo. Anyway, so, kaya andun kami sa Baclaran, inaantay namin siya. But ang tagal, I met you. So, ganon. Okay. Tingnan po natin itong mother statement na ito. The kingdom of God belongs to such as these. Whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Iba po ang childish sa childlike. Ano ang sign ng childish? Isip bata. Ano pa? Matanda na, nagtatantrum pa. Di ba? Ito yung pag hindi mo na pagbigyan, papadyak-padyak ang paa. O uupo sa isang sulok. Di ba? Ang hirap ang isang bata pag nagtantrums. Lalo na sa public places. That's very childish. So yung mga tampo-tampo, that's called childish. Iba po ang childlike. Diba? So, what is the quality of like a child? Yan. Ha? One is dependent. Another? Obedient. Trusting. Ano pa? So, bukas loob. Diba? So, that quality of being trusting, open, dependent, and above all, obedient. That's what makes you enter the kingdom of God. Diba? So, it's this sense of childlike trust. More than I think, because of the trust, you obey. Diba? More than the dependence. Kasi, I think we are independent. As a mature person, we are independent. Pero, a sense of childlikeness, we continue to be interdependent on God. Hindi lang independent. Walang pakialam sa akin, Diyos. I depend on God, although He asked me to be responsible. Okay. So, kunin natin yung 4 verses na yan, ha?
as our LBS na tema ng gospel. Now, itong ating first reading from the book of Isaiah, ito po ay ginamit natin nung Pasko. This is exactly a reading in one of the, I think it is in the Vigil of Christmas. Kasi panggabi ito eh. Anyway, basahin natin. Sige, Evelyn. So it's on page 69. Isaiah 9, 1 to 6. 1 to 6. The reading is taken from the book of Isaiah. The people who walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you, as at the harvest, as people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster, you have smashed, as on the day of Midian. For every boot that tramped in battle, every cloak rolled in blood will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given us. Upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father Forever, Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful. He will rule as King David's successor, basing his power on right and justice from now until the end of time. The zeal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thank you, Evelyn. So here we are, as I said, parang here we are because somehow, sabi nga ni Father Eric kanina, na parang Pasko pa tayo. Totoo. Tayong pinakamahabang Pasko. Pag lumabas na ang muka ni Jose Marichan pag September 1, at bago pa noon, di ba? Tapos na dapat ang palamuti ng Pasko, andyan pa yung parol, andyan pa rin kasi tama nga naman, Santo Niño. So, pinag-uusapan pa rin natin the child that is born for us. Okay. Tingnan po natin muna ang first part. Di ba meron parang, kita niyo naman sa text, there is a first part from verses 1 to 4 and then a description of the child that is given to us from verses 5 to 6. Let's look at the, ang tawag dito, the stage. Ang tawag dyan yan ang ating mundo. Ganyan po ang ating kamunduhan. That's the situation of humanity. Ano bang humanity? Ano bang set? Saan ba naluluklok? Saan ba nakalagay ang ating sanlibutan? So let's go first. Verse 1. Ano ang description about people who have not yet recognized the goodness of God? Verse 1. Tuloy. So actually may pagka-redundant yan kasi walking in darkness and in the land of gloom, di ba? Pero merong great light and a light has shone. So the people, those who dwelt, that's a people. Huh? So may pagka-redundant. No? Pero darkness, gloom, light, great light has shone.
Okay. Ito ngayon, nung nakakita sila ng liwanag, na malawak na liwanag, verse 2, ano kanilang reaction po? You have brought them. Ayon. Kita niyo to, merong pagka scenario. One is on a peaceful time, harvest. Hindi ka pwede mag-harvest pag gera eh. Pero the other is on difficult time, yung spoils of war. Okay? Pero inihambing in both scenarios, whether peace time, sabi nga nila, or war time, ano ang reaction when you see a great light and you have been walking in the darkness? Abundant joy. Eh di ba redundant eh? Great rejoicing. Anong klaseng rejoice yon? Parang time of harvest. Di ba? So, alam nyo, hindi ito yung kantang magtanim ay di biro. Hindi yan. Hindi yan. Ang kanta dito, mga pandango sa ilaw, nagsasayawan na. Kasi, nag-ani na. At just imagine, ano bang ani sa Pilipinas na at that still maybe very agricultural, brothers and sisters, still to this day, 70% of our people depend on the land. Alam niyo po ba sa aming seminaryo, 60% of our seminarians belong to fisher folk and farmers. Yun. Yun ang contour ng nagpapare sa amin. Hindi mga city boys. Huh? They are really from mga taong lapat, lapat sa lupa. Very, how would you call it? Kaya ang galing nila mag-gardening. Ang galing nila magpatubo ng gulay. Parang sanay sila dun eh. Lalo yung mga Vietnamese naming brothers. Na? So, the joy is nahambing to those who have the harvest or they won a war. Okay. Ito pa, another characteristic of verse of those who have delighted in having experienced the light. Verse 3, ano po yan? The yoke. Of Midian. So, ang Midian dito, actually, ito nangyari sa Egypt. Ang taskmaster, the one that enslaved them to build the pyramids of Egypt. Diba? And they had a pole on their shoulder, burdened with all the rocks that they have to carry, and the rod of the taskmaster. Tinanggal mo na. So this is the experience of yung namatay ang mga panganay na bata ng Egyptians. Kasi nagkaroon ng Passover. Yung anghel of death nag-passover sa mga bahay ng mga Hudyo, ng Hebrews na merong blood of the lamb. Pero pag sinabi dito mga panganay, hindi lang tao, pati hayop. Ang panganay na hayop. Eh ngayon, pag sinabi mong panganay, kamukha ng kuya ko, 72, panganay, mamamatayan doon noong panahon na yon. Hindi na yung bata na panganay. Anyone na naging panganay sa pamilya, namatay. In that Passover, yeah. So, sino dito ang panganay? Namatay. Diba? And because of that, they were told, sige, umalis na kayo. Gaba kayo dito. Malas kayo. Okay. So now,
Ito na nangyari on verse 4. Aga another description of that freedom. Ano nangyari? For every boot, tapos na ang gera. Tapos na ang suffering. Okay. Bakit? Bakit ito yung description of a people who lived in darkness, have seen a light, and the description is like having a harvest or winning a battle in war or natapos na ang kahirapan, ang slavery, or even war. Diba? Ito, bakit daw? For a child? They name him. Prince of Peace. Yan. A son is born. Alam nyo ang sa kasarian niya. Hindi siya girl. A child is born and he is a son. So anak na lalaki yan. Given his shoulder dominion, power, no? Parang lordship, dominion, di ba? Rests. And that's why he gets these titles. Wonder Counselor, God Hero, Father Forever, Prince of Peace. Ngayon, dinescribe in verse 6, ano ang expanse ng kanyang dominion, could you say? His dominion. Ito kasi prediction pa eh. Will do this eh. Pero, nakikita-kita ko na. Parang ganun. It's already in the horizon. Okay? Now, sabi natin, di ba, cultural din to eh. Kasi tayo lang po may Santo Niño eh, na Sunday. We're the only nation, and ngayon, lahat ng Pilipinong OFW humihingi ng Santo Niño Sunday. Maging sa Italy, sa Spain, sa France, they celebrate, or even states, UK, they ask a priest to have their own Santo Niño Sunday. And some places like Milan, they even have a procession of the Santo Niño. As this coming Sunday, we have a procession of those with the Santo Niño. They will go around daw, hindi around Greenbelt, ah, around the streets of surrounding Greenbelt. So therefore, Makati Ave ba yun? Pasay Road? Ayun ko kung Pasay Road o yung sa inside. De La Rosa, di ba? Sabi ko kay Father Dave, ako pinamamisan 12:15, tapos procession. Sabi ko, pwede bang ikaw na lang sa procession unless gusto mo ako mag-wheelchair, ikaw ang taga-push. Sabi niya, ako na lang, wala nang wheelchair. O yun, katugma kami doon. So, yan. And therefore, maganda, no? Vast. And it will be forever peaceful. Connected with David. Very important yung David na yan. Kasi, Jesse, itong days of natin, itong weekdays, hinanapan siya ng bagong hari sa mga anak niya. Meron siyang 7 mga anak na lalaki. Pero hindi yun ang pinili. Ang pinili, si David. No? So, yung David na yon, nakalimutan ng tatay, meron pala siyang 8. Diba? Ay, meron pang isa, yung punso, si David. Sa flock. Ah, sabi ni Samuel, we will not eat until he comes here. Eh, grabe. Ito daw ang gusto ng Panginoon maghari sa Israel. And where did this happen? Bethlehem. Bethlehem. Not Jerusalem.
Usually, Jerusalem is the place of the king of Israel. That's why the palace of Herod is in Jerusalem. But this, in the prophet Micah, O you, Bethlehem, though small, will come from you a leader. And so, connected si Jesus as the son of David, in the line of David. Ito predicted now, a child, a son, and he will be of the king David. He will rule as David's successor. Okay. Now, maganda pong tingnan dito, bago nating ipaghalo dun sa gospel, ang Santo Niño, child, I mean yung hugis, hindi pa adult, child, and male, son. At sabi ko nga, ang kanyang damit, regalia, panghari, kapitan, di ba? Pero leader, el capitan general. So therefore, pinili ito eh. Nasa scripture to ah. Pero parang sanang sabi ng ating mga liturgist, ay meron tayong reading na ganyan. At dumating yung batang yan in the shape of a child, Santo Niño. Dumating yan. Eh sino tayo? People who walked in darkness. Ano yung light ng darkness na biglang nagliwanag at tuloy nakita natin and we became rejoicing, sinulog sa Kalibo, ati-atihan sa Iloilo, Negyan, sa Tondo, patayan. Kasi pag nalasing na, nagpapatayan na sa gabi. So, may Santo Niño sa Tondo eh. When I'm saying this, there is a great rejoicing. So this is really an extension of Christmas, di ba? If the whole world has Christmas, the Philippines has Santo Niño pa rin. And we rejoice in this gift of light that was given to us by this child. Ano yung light na yun? I think everyone is in darkness when we are afraid of God. Diba? Nakakatakot ang Diyos eh. Kasi hindi mo alam ang kanyang plano. Magkaka-cancer ba ako? Hindi. Magkaka-Alzheimer ba ako? Hindi. Mag-aasawa ka ba o hindi? Diba? Ang dami natin yung mga fears eh. Kasi tapos sabi natin, depende sa Diyos. Depende sa Diyos. So laki ng takot natin sa Diyos. Pero sabi nga nila, nothing happens to a person that is not a loving care of God. Diba? Yan. Just believe. Trust. Loving trust. Which is the childlike trust. Diba? Ngayon, paano nawala ang takot ng sangkatauhan dapat nung nakilala nila o pinakilala sa kanilang Diyos? Nung ang Diyos, walang kapangyarihan kasi bata. Ang bata, walang kapangyarihan. Hindi siya makabili ng candy. Wala siyang pera. Hindi siya nagtatrabaho. Ang bata. Kaya nga, it's a disease, a sickness of the mind. You know? To rape, to be a pedophile. Kasi, bata. Eh ngayon, the sad part po, at least bata, pwedeng tumakbo, natakot sa'yo. Eh yung fetus sa womb.
inabort mo. I mean, di ba? Baka nakalimutan na natin why we were given a light in the darkness. Have we returned to that darkness? Now, we have not received God in a childlike trust. Kasi, bakit? Ano ba abortion? Ay, hihirap kami. Ay, mahirap magkaroon ng anak. Ay. Diba? So, yan nangyari. So, maybe, tapos ngayon, alam nyo, ang daming child labor. Ang daming bata. Pinapatrabaho na. Na dapat nag-aaral, nagpapalimos. Nagbebenta na sa pagita gabi-gabi. So, ano ba tayo? Santo Niño Church, I mean, Santo Niño Country ba tayo? Ganun ba talaga ang Pilipinas na hiwalay ang ating celebration ng Santo Niño sa pagtrato sa bata? O ngayon na, ipasok na natin. Nasaan ang Pilipinas? Di ba meron tayong Santo Niño Sunday? So yung first reading, tayo yon. E sa gospel, nasaan tayo? Ano no? Hindi. Sino tayo sa gospel? Yung mga disipulo ni Kristo. Di ba? Ipinagkait. Pinaalis yung mga bata. Minaltrato. Di ba? So, nasan tayo? Ang Pilipinas ba? Tama ba ang pagtrato sa bata? Something to ask eh. Ang ganda na ating Santo Niño, it's a national feast. Pero ano ang impact sa kilos ng ating pagkatao? That's a question. Diba? So madaling isayaw ang Santo Niño sa sinulog, mahirap tratuhin ang mga bata. Parang ang mga bata sa atin threat. Becomes parang sagabal. Diba? Distraction ang tingin. Maingay? Natutuwa ako nun? Ay, naku! Ang pinakamasama ang misang walang bata. Pumunta ka sa Italy, sa France. Walang bata! Do you know that there are towns, not barrios, ah, towns and towns and towns, walang bata. At pag merong may anak, lilipat siya ng siguro 2 hours of bus ride to get into an elementary school. Imagine, sa kanilang population control, walang elementary school na napakalapit. Sa atin, ang elementary school, di ba? Ang ganda nga, di ba? Meron tayong mababang paaralan sa pandakan. Dapat naman, may mababa eh. Pandakan eh. Pero nakatakot yung mataas na paaralan sa mga pandakan. Diba? Okay. So, I mean to say, tingnan po natin, no? Pero tingnan nyo, if you want to compare now, the joy of the first reading, and yet, hindi happy ang mga disciples in welcoming the children. And Jesus Christ, ano? Pinamulat sa kanila. Huy! Ganyan ang kaharian ng Diyos. Kung hindi nyo, kung hindi kayo magiging childlike, nasa darkness pa kayo. Diba? And so, you can see that. Bakit ko lang, kasi may second reading tayo. Ang clincher dito, second reading. Ito yon. So, let's have Ariel the second reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. A reading from the book of Ephesians, chapter 3, 1, verses 3 to 6, 15 to 18. Blessed be the God and Father of our Lord
Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blemish before Him. In love, He destined us for adoption to Himself through Jesus Christ, in accord with the favor of His will, for the praise of the glory of His grace that He granted us in the Beloved. Therefore, I too, hearing your faith in the Lord Jesus and of your love for all the holy ones, do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers. May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call, what are the riches of glory in His inheritance among the holy ones. The word of the Lord. Thanks be to God. Kasi po eh, malapit na pong alas 8. Huwag na tayong himayin. Dito po, sabi ko, clincher, dito natin tingnan ang elements ng first reading, mga words, at ang elements ng gospel. Nakita natin, sa gospel, we could definitely say the word child. Children, child. Andun yan, a child is born for us, a son. Diba? A child is born for us, a son is given to us. So, connect ang ating ano, sa child, sa word child. Pero siguro, ang maganda sa first reading, ano ba itong child na to na binigay sa atin? Wonder Counselor, God Hero, Father, Peace, Prince of Peace, Father Forever. So, dominion. And therefore, sabi natin, pag in-apply natin sa imahe ng Santo Niño, yun ang found in his clothing, El Capitan, General. So pala, itong batang to, mataas na rangko. Ha, di ba? Mabigat. Bigatin itong batang to eh. El Capitan, General eh. Though, bata pa lang, meron na siyang value sa gospel, ano? Binigay ni Kristo ang value. Amen, I tell you, unless you become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Yun ang value eh. It's an attitude to be childlike. So itong figure of a coming son, who is a God hero, ganun-ganun, dito, though walang kwenta, sinasantabi ng mga disipulo, tinuruan ni Jesus, oy, huwag niyo isantabi yan. Importante yan sa langit. Kasi mahal yan ng Panginoon Diyos. In fact, He blessed them. Ito ngayon ang clincher. So, itong dalawang areas na to, saan niyo makikita? Parang connected with the letter to the Ephesians. Saan niyo makikita yan? Yes, please, Ariel, yes. Verse 3, ano sabi? In the heavens. So kung meron tayong blessing kasi dahil na-connect tayo kay Jesus Christ. Di ba dati, pag connected ka kay Duterte, ang lakas mo? Tama ba ako? Totoo, di ba? O ano nangyari kay Dennis? Uy. O ngayon, kumunik ka kay BBM, di ba ang lakas mo? Hanggang kailan? Di ba? Ito hindi eh. Pag i-connect mo sarili mo kay Kristo,
Iyan ang tunay na connect. Because every spiritual blessing in Christ. Diba? So, identified natin. Ngayon, saan sa first reading yan? Yung blessing. Hindi, yung rejoicing that we all are connected with Jesus. Blessed. Pinagpala. Sa first reading, nasaan yan? Yes, Cynthia? Ano? Hindi, ano? Kanya? Sa first reading. Aha. Okay. A child is given to us. Okay? Di ba sabi natin dito, blessed, pinagpala. Therefore, you should be very happy. Saan sa first reading yon? Yun. Sa unang part pa lang. When they saw a light in the darkness, they felt like so happy. And the happiness is like having a harvest. Abundance, di ba? Yun ang inheritance dito. When you're connected with Jesus, that is it. The light. Oh, sino ba si Jesus? I am the light. Eto. Si Bishop Cantillas ng Maasin Leyte, siya in charge, kanyang territory, ang Limasawa. Yeah. And he's my classmate in college sa Don Bosco. Nagbibuild siya ng isang center of gathering, religious gatherings, and even tourism, na merong napakataas na parang parola, lighthouse. At ang ginawa niya, kasi dati siyang Episcopal Commission for Migrants and Itinerants, connected siya sa maraming countries of the world na may Pilipino, hiningi niya ng kontribusyon. At sabi niya, salam niya sa akin, ilalagay niya ang flags of different nations. Kasi si Magellan, how did he discover Limasawa? They saw a big light. Malayo pa lang, ang laking liwanag, eh walang electricity. 1521. Di ba? Meron ba nagniningas ng malaking apoy? Pero nakita daw nila that, kasi sa gabi, di mo alam ang land from the sea, eh. Nakita daw nila a light. Kaya si Bishop Cantillas, gusto niyang sabihin, sino man ang dumaan around the area of Leyte will see the light. Will be welcomed by the light that is Christ. Eh, of course, hindi naman masyadong ang travel across Leyte, hindi naman masyadong malaki kasi it's among the islands kasi of the Visayas, eh. Pero I think that's what he was saying. Well, that means kita sa Pacific Ocean ang Leyte, di ba? So yan. So there is something connected with the light, with the Santo Niño. Because Magellan proceeded towards the light. It was a rejoicing. Finally, after months and months and months, days and days and days of just the sea and the sea and the sea. Di ba? Nagkaroon pa ng mutiny. Ang dami pang umalis, umatras na. Ito yun. They found a light. Anyway, that's what they're trying to symbolize now. So if all the blessing is because we were blessed in Christ, okay? Tinan nyo, He chose us in Him before the foundation of the world.
connected with Christ, ha? Explicit. Hindi tayo Muslim. Hindi tayo Buddhist. We know Christ. We are Christians. Kailan daw tayo pinili to be connected with Christ? Before? Kailan yun? Oh, therefore, kailan nga? Anong forever? Metaphor. Eh, ano yung apat na por? Metaphor. Ano yun? Actually, pag pinag-usapan mo yan, alam na ng Diyos, magiging mabubuhay ka before the world was made. Totoo yan, Evelyn? Ilan kayong magkapatid? Hindi, yan mo na. Ah, walo kayo. Hindi, yan mo na. Pero walo kayong pinanganak. Ba't hindi siyam? Hindi. Hindi. Hindi siya inisip before the world began. Ba't kami dalawa lang ni Eric? Wala kaming kapatid na babae. Eh, kasi aming kapatid na babae, paru-paro. Hindi inisip ng Diyos siya before the world began. Kung kayo narito ngayon, you are singular, unique, wala kang kapares, walang ibang tao kamukha mo, at ikaw naisip na ng Diyos, bago pa ginawa niyang mundo, naisip ka na niya to have this glory of being connected with Jesus. And so, we are a country that possesses, ha? Connected ako sa anak ng Diyos? Tama ba? So, ano ibig sabihin? Do we live according to that recognition? Or then we are in the dark? Relax ka lang, cheat. Relax lang. So, ang tawag sa atin, nominal. Kasi, bininyagan tayo na hindi natin naman pinipili. As infants. Hindi eh. Tama naman yun eh. Bakit? Yung baby ba? Nung baby ka? Pinapili ka ba ng nanay mo? Ng anong gatas ang iinumin mo? Diba? Kung ano sa tingin nila ang mabuti sa bata, yun. And sa tingin ng mga magulang, mabuting maging Katoliko ang anak ko. Yun. Eh, ibang magulang hindi eh. Imagine, nagkaroon tayo ng pribilehyo na ating magulang, Katoliko rin. At yung lolo natin at lola, Katoliko din. At yung ating great-grandparents, Katoliko din. Diba? At least sa Philippines, ang tagal na nating mga ninuno, Katoliko din. And therefore, we live a different kind of life. A life of children rather than of fear. Tanong mo ah, pag yung Chief Justice, kunyari, Artemio Panganiban ba yan? Isa bang Chief Justice yan? Before, sino yung talagang matapang na justice, Supreme Court Justice? Carpio? Okay? Chief Justice ba siya? Hindi. Hindi. Pero, yung natapat ka sa hustisyang matapang at ang tawag sa kanya, Judge Dredd. Di ba? Lagot ka. Eh kung tatay mo yung judge, matatakot ka ba? Oo. Oh. Kasi, iba yung damdamin pag ang judge, eh, ama mo. O, oh. Pagkatapos ng buhay dito, namatay ka, may judgment eh. O, oh.
takot ka ba mamatay? Eh, kaharapin mo, tatay mo. That's the light. The light is there already. And this was chosen that we shall have possessed this light before the world was made. So that in love, He destined us to be His children. And therefore, with the favor of His will. Ngayon, ito tayo, napakahalaga. Sana, so verse 17, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit. Holy Spirit yan, ha? Anong ibig sabihin ng wisdom? Karunungan. Galing. Hindi matalino, pero marunong. Di ba? Kasi pag hindi ka matalino, ang tawag sa'yo, bobo. Pag hindi ka marunong, ang tawag sa'yo, ayun, hindi ako nagsabi niya na pangit yung word daw na yan. Hindi ginagamit sa simbahan. Ha? Ang matalino, ang comparison doon, mahina ang isipan, minsan, pero pag marunong, at di ka marunong, abay, tatanga-tanga ka. Di ba? So, ito yung karunungan, wisdom, and revelation resulting in the knowledge. Dahil dito, may the eyes of our hearts be enlightened that you may know the hope that belongs to you. Huwag nyo naman itapon ang langit. Sorry, ah. I was discussing with our students of theology because I'm talking about the grace of justification in a meeting of chanceries of the Philippines. Ang laki ng problema ng ibang chanceries. Dumadating ang sulat from Germany, from Saudi. Hinihingi ng Pilipino na katolikong binyagan, i-delist siya, tanggalin siya bilang binyagan. Ngayon, susulatan siya ng chancery. Alam mo ba ang consequence? Pag nagpa-delist ka, ito ang consequence, ha? Hindi ka bibigyan ng Christian burial. Hindi ka mimisahan. Hindi ka pwedeng ilibing sa Catholic cemetery. Okay? Yun yun. Alam niyo, ibabalik yan. Dapat sumulat ka uli na naiintindihan mo. Ito ang consequence. Yes. Alam niyo bakit? Kasi sa Germany, you have to state your religion. And you have to pay tax. Kaya sa Germany, wala masyadong abuli-abuli simbahan. Nabigay na ng tax. Tinax na ang tao para ibigay sa kanyang denomination. So pag Katoliko ka, pupunta yan sa Catholic Bishops Conference. Pag Lutheran ka, sa Lutherans. E pag hindi ka Katoliko, hindi ka Lutheran, saan pupunta yung tax mo? Tatax ka pa rin. Konti na lang. Pero sa gobyerno. And therefore, sabi nila, doon lang ako sa gobyerno. Aakit pa ang security system, pero less ang tax. For that little difference of tax, binenta mo ang pagiging Katoliko, ito ang drama ng buhay, eh namatay. O sino iiyak? Eh mga kapatid, dumating ang katawan galing sa Germany. May surat sa loob nung galing sa asawa, mga aking kuya, mga in-laws ko, hindi na po ako makabalik kasi ang mahal. So sa unan ni kuya, ay meron diyang spam. Kaya na po ang bahala. Yung kanyang sapatos po, Nike, para kay bunso. Abay, hinubaran yung lalaki eh. I mean to say, nakapateryoso natin. Tapos, yung nakatanggap ng patay, ito drama nga eh, ng chanceries, they will beg the bishop to reinstate him. Paano? Ipatay na eh. Walang Christian burial.
Walang funeral mass sa simbahan. Walang Catholic cemetery. Eh, sa lupa lang naman to dito. Hindi gawin mo abo. Lagay mo sa urn. Tapa ba? Simple lang eh. Hindi eh. Ito, would you lose the hope that belongs to this call? The riches of glory in his inheritance? Ang laking regalo ng Santo Niño sa atin, 503 years ago, we got the light, we are children. And as children, we are inheritors. Meron po kayong karapatan pumunta sa langit. Unless ayaw nyo. Anit? Tatay mo siya eh. It's your right to go to heaven. Hindi niya pwedeng ipagkait. Unless binyenta mo. Kamukha ni Esau. For a soup, binigay niya kay Jacob ang kanyang birthright. Diba? Yan. So I think, ito yung clean share dyan eh. Pala itong Santo Niño'ng to binigay sa atin, very unique sa ating history of Catholicism, to tell us to treasure the faith. Because there is a hope of glory, an inheritance unimaginable. Yan na naman sa first reading. The spoils of war. Panalo ka. Panalo ka. Magwawagi ka. Kahit anong pinasukan ng buhay mo mahirap, magwawagi ka. Never despair. Never get depressed. Magwawagi ka. That's the gift to us. And that is because the spirit of wisdom and revelation, the knowledge, and therefore, to have the enlightenment, light na naman, that you may know what is the hope that belongs to you. And therefore, to see also the inheritance, the riches of glory that belongs to you. O ngayon, responsorial psalm. Tala nyo yung response natin, ano? The Lord is King. O diba archipelago tayo? O diba sakto? So they got a psalm, Psalm 97. The Lord is King, let the many isles be glad. Huwag mo sabihin sa mga, sabihin na Indonesia, ay kami rin, islands. Eh, Muslim kayo, hindi may Katoliko eh. Diba? Imagine ang Leyte in comparison to Indonesia, malapit lang eh. Bakit napunta ng Leyte si Magellan? Hindi sa Indonesia. Yeah, we were pagans. Kaya nga, so bakit binigay sa atin? So, kupkupin natin. That's why the Santo Niño Sunday is repeated para to treasure. Not the Santo lang, but the gift of glory and hope that is offered to us by knowing Jesus Christ. So, you know, the Word became flesh and made His dwelling among us. Nakitira ang Diyos sa atin. So, yan po ang ating Bible. This, the Word of God this coming Sunday. I tell you, it's a very rich liturgy. Hindi lang to cultural na kailangan tayo sumayaw. So, pinabayaan ko na kay Father Dave yung mag-prosesyon. Hindi ko kaya. Unless gusto niya mag-push ng aking wheelchair. Any insight po? Any insight on your part? Meron kayong gustong yes, please. Yung dance nila with 3 steps forward, 1 step backward, di ba wave, Saint Father?
because our life is also, ano, nasa wings din tayo ng life natin. Beautiful. Again, ang tawag dyan, urong sulong. Kaya nga, sulong, pero urong. Di ba, Pilipinong-Pilipino yun, urong sulong. Di ba? Ang ibig sabihin ng urong sulong sa atin, tentative, hindi ka sigurado. Ito, hindi. There are waves. And above all storms. Anyone, any other insight na nakita nyo sa ating passage sa Bible? Yes. Hindi kasi lumalabas sa broadcast pag wala itong mic. I was trying to review it sa internet. We don't have this. Anyway, I just got a reflection on what you were saying about the first reading and second reading. First reading, it was about God being well, the child. And second, ang description sa atin was we were nababaliwala sa children. On the gospel, we were more of like an disciples. Okay, it's actually more children-centered. My reflection is about that. Well, I'm Bosconian, so actually yung gospel nito is also the same gospel that we do on the Feast of Don Bosco. There's a saying of Don Bosco that is, I think, more not very well wide known to us. And he said that, you know, it is not enough that you love children. The children should know that you love them. And I think yun ang isang, how do you say, pagkukulang natin. It's not really like what, you know. Even now, we, as fathers, we sort of like do and, how do you say, comfort ourselves that we do our best for the children. But as sabi nga ni Don Bosco, it's not enough. They should know. They should feel it. Good evening, Father. Kasi ako, apart from Santo Niño here sa Cebu, I also pray the novena of the Infant Jesus of Prague. I remember before, sabi ng isang priest, I forgot, baka sa Malati Church, very effective daw Santo Niño of Prague. Kasi di ba, you pray to that every hour of the day, every hour. Eh, pag ang isang matured like me, I believe, kasi senior na, may mga problema, nawalan ka ng faith, mahina, parang bata. So you keep praying, parang nourishment, parang milk. You drink milk, yung bata, pang palakas. So keep praying every hour, every hour. I specifically said in the Jesus of Prague, kasi very annoying words doon eh. And heaven and earth will pass away, but the word will never pass away. Paulit-ulit yun doon. And it is sa ibang novena prayers ng Santo Niño, ganun din. So yun ang insight ko sa talk natin. Ang galing talaga. Nagka-connect-connect, di ba? Never be childish, but always be childlike, even if you're 60 years old or whatever. May mga dreams ka pang hindi na-fulfill, keep growing, ganun. Thank you. Very deep, Father. What he said about Don Bosco, nasa amin pong crucifix yan. Learn to be loved. It's not enough to love. You must learn how the young reciprocate love that you give. Because if they don't know how to reciprocate, you can never educate them. So sabi sa amin, love what the young love so that they will love what you love. In the first step. But you must not refuse the love of your children because that is a sign that you have connected with them. And so, as amin sa Don Bosco, the first sign na somehow connected kami sa bata is that when a child or a group, a barkada, tells them, Bro, Father,
kain ka naman sa amin. When they let you join their barkada, kuha mo na ang mga bata. Diba? And that's when you can educate. When they have realized they could reciprocate, pwede ka rin pakainin. Kasalo ka nila. So anyway, but that is the wisdom of God. Kasalo niya. At sana reciprocate natin ang Diyos. Gustuin natin kasalo siya. Let's not only be loved by God, as you said, we must love also God. And God wants that. Love God with all your heart. Dito sa Santo Niño de Praga, my brother and I grew up with San Beda. Kasi sabi ng daddy namin, pag Linggo, maganda ang liturgy sa San Beda Mendiola. That's where I made my retreat to reminisce my boyhood days with the Santo Niño de Prague of the Czech Republic. Di ba dati Czechoslovakia? Ngayon, may Czech Republic at may Slovakia. Ang Prague is in the Czech Republic. I've been to that place in Prague because I thought that initially, the Santo Niño de Praga, Prague, is earlier than the Philippines. Mali. The Santo Niño de Prague, de Praga, came to them from the same Spanish family. But we were earlier in the 1521. They were later in the 1700. Yun lang, ewan ko, bakit famous ang Santo Niño de Praga. And as you said, every hour, ang mother namin prayed to the Santo Niño de Praga kasi yung baha umaakyat papuntang second floor ng bahay namin sa San Juan. And if the baha comes to your second floor, two floors ka lang, tutumba ang bahay at that time. Maaanod. And so she really put up the votive candle to the Santo Niño de Praga. Yeah, it's an experience namin. Na kami naman nakabayad ko, tuwan-tuwa kami, malapit na yung tubig. Pala yung mga parents namin, pinapababa yung tubig kami. Para marami kaming boats na papel. So, yan, about Santo Niño de Praga. Yeah, we have a relationship, but I think our culture took the Santo Niño in our own Filipino way. Ang ginawa natin, kamag-anak na natin. Pinibihisan, sinasayaw, di ba? Parang bahagi ng pamilya mo. Oh, yes, of course. Parang family ang ating relation sa Diyos. No? Kapamilya mo ang Diyos. Di ba ang ABS-CBN, ano ba yun? Ang GMA, ano? Kapuso. Ang five kapatid. Pero nung namatay si Dolphy, nagsama-sama sila, sabi ni Brad Pitt, kalamay. Lahat sila mga kalamay. Okay, so, hindi kasi nagbabasa eh. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, that was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And may the good Lord bless you and keep you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you.